Then, pwede po mo mag-inquire ha sa PESO. Bago naman ang atong PUE karon, dili naman PUE, Department of Migrant Workers. Ang atong secretary, sa secretary of PLIG, no? Atong babae. So, muna na siya, naglimong pa na sila karon ay murang i-pull out ang mga program sa OWA, i-pull out ang mga program sa PUE, some of the programs of DFA, and some programs of the DOLI. Ilaha pa na ang i-plaster-plaster karon, pero Department of Migrant Workers na sila. So, for those who want to go abroad, pwede nga mga apply mo kung qualify mo PUE. Next, TESDA. Na ang TESDA rin ha. Kinsa tong gusto mag-upgrade or mag-enhance or mag-capacitate sa ilang mga skills na ang TESDA in fact si Bob kunyang hapon na siya event forum na ay TESDA diha na sila mga programs na mga scholarships na pwede mag-enhance sa ilang mga skills. Pwede mo mag-inquire sa TESDA or diha sa ang PESO. So, daghan kayo programa ang gobyerno to address sa atong poverty. Kita lang usahay kay kita magpakabana. So, naay program para sa ato ang sa PESO gihapon, naay program para sa special program for employment of students, naay program sa government internship program, duna tay program para sa mga skills enhancement and skills development. Karon nga adlaw dito mi sa prosperidad kay duna mi training on t-shirt printing and mug printing. Ang among mga client dito is mga disabled, no? So, maningkamot ka niyang disabled, kung sa pagkatang ng very able, no? So, I hope, magpakabanata, pwede mong muduko dito sa inyong PESO, Municipal PESO Office. Kaya aron, makakuha mo, maka-access mo ang program sa government. Since kanina mo na siya ang mga programs na ato ang ipapadagan karon, then, ang ato ang very active sa ang ato ang mga sa ato mga munisipyo, ang ato mga PESO managers. Dahil mga PESO managers sa kada isa ng munisipyo. Pero, pwede sa mong visit dito sa ato ang office sa PESO. Katulad mo sa PESO office, OFW minimal lang yun, pero sabot yun na mubayad yun kaya maka-avail mo ang upang. Pwede po mong visit dito sa atong PESO office. Si Bob, ikaw na nag-sponsor ana, at kung hapa siya sa atong mga nalilig. So, lot of programs in the provincial government, ang ano. Dapat, dili man nautan na kita matabang. Pero kung maghinubra na ganit ta sa atong tabang na ultimo imong kalak, imo nang imakaon sa mayo sa tabang sa iyo, magiging na. So, para sa ako, ang atong sakripisyo pagtrabaho sa abroad, unang-una para kita kanato o sa atong pamilya. Dili kay maghuli nato ang itiro barangay mo imong painon mo imong pakanon. Kay lagi gusto ko siguro ni mo nga imo na pagkasikat ka ay ni mo abroad pero tanahan kay ang gasto sa tibo barangay mo uli. Kung kanyawa, kiliting balik na dito sa abroad, mangutang na itong bayad o tikit sa aeroplano balik sa Manila. Amot ko na-experience niyo na, di na kumunta na, ilalamog tubag. No? Kaya natang kasto diri, kasto dito, kasto diri, kasto dito. In short, sa tulo na ako katuig, wap ako magtulog katuig, nakapalit na kong house ang lak. O di, tuod na kaluyan ko sa Ginoo ni Asinsong ko, karoon niya awa, nahi mo na yung mong gobernador, respondent siya ka ng tao, na tayo tapang sa inyo. Diba? So, kinsay na sayo. Nakusap sa inyo, may mukulin na kukuhod pagka-gobernador hindi sa itong probinsya ng Kikan ng Sopor. Nakadabong mamuglahin yung gobernador sa Itiro, Pilipinas na Kikan sa rank sa mga OFW na sama ninyo na nahimo sa silang security guard o sa sila nakabot ang ilang pwesto na gihawiran karon moro ako ng tingali abot ako na kay lain ko sigurado. Pero kining tanan wala din na hitabo pinaagi sa usa lamang kapag bitik sa atong mga tulo. Kining tanan na hitabo kinit tumikan sa atong pagpanimuha o sa atong determinasyon na mulampos kita sa atong mga panimuha. That is why I love the
be returning overseas Filipino workers in the province of Luzon. So, that is why I feel for each and every Agusano who went abroad for a living, but because of the pandemic, they were forced to come back home without a living in their pockets. Orang bangsa, sakit ang aking dugan. Ano? Ay, di ano na ko? Ano?